para doon sa plinansya ng isang araw. Pero doon sa mga normal na namamanansya, napakadami niyan. Ano ba naman kayo? Magpahinga naman kayo. Kung buhay lalamang ang daddy niyo, di hindi sana kayo dadanas ng ganyan kalaking hirap. So, tatundahan niyo, pinaghirapan ko para sa bunso ninyong anak. Ano ba yung pinagmamalaki mo? Yung perang galing doon sa kalaguhin mo? Baka naman pwede makapagin kami ng tulong sa kinakasama mo. Oras na makatapos ako. Aalisin kita dito sa lugar na to. Bakit tumayad kayong sweldo ang tapos ginagawa ninyong lahat ng trabaho dun sa bahay? Hindi naman tayo dapat kumilos eh. Siya ang dapat kumilos para sa atin. Alam ko naman kung bakit ka nagkakaganyan. Nagre-reklamo ka kung bakit nasa poder mo sina mami. Absent yung isang professor. Uuwi na ako. E di sige, pumasok ka na rin sa loob at ikaw ay mag-merienda na. May merienda? Oo. Ay, hindi na kumain na lang. Hindi na. Tatapusin ko lang muna ito. Sa'yo, mauna ka na lang ako. Muna. Sigurado kami? Oo. Ito muna ako. Oh. Huwag niyo naman sabihin hindi niyo nakita yan. Eh, wala naman sa kahon eh. Eh, porket ba wala sa kahon, hindi niyo nalalabahan? Hindi na kayo maghahanap. Eh, nakita niyo namang kinamit ko yan eh. Diyos, hindi bale, susunod ko na pagkatapos nito. Sige na. Oh, ikaw. Ano titingin-tingin mo dyan? Ba't di mo tulungan ng mami, ha? Ano naman, may pakinabang ako sa'yo. Saan ba ko, Miss Kikelan? Eh, so ulitin mo, ayoko na ako pa magbababa ng mga damit ko, ha? Nag-abala na naman ulit. Alam ko naman na wala ka ng panahon na magluto eh. Ay, sinabi mo pa, Mi. Hindi na nga ako nakatayo dito. Tayo mo ko, nahahabol ko tong deadline ko. Ang dami-dami. Meron ka ba mga bagong commit? Ay, marami, Mami. Pero mamaya ako na ibibigay sa inyo, ha? Dahil mamaya pa kayo uwi. Sinabi mo. Alam ko naman marami akong lalabang pa sa damit mo, no? Ay. O, saan ba naroon marurumi? Ando na, Mi. Bahala na ko kayo doon, no? Itong kalat mo, basura mo, na hindi mo maitapon. Eh, pasensya na ho kayo. Ano pa nga? Sasot mo bukas. Kahit na ho, ano dyan? Eh, tatapusin ko ito. Dada isusot ito bukas ni Marie Chris. Tsaka ikaw din. Mami, lahat ba ito paplansyahin nyo? Tatapusin nyo lahat? Walang kwenta yan. Konti lang yun. Eh, talagang wala akong kwenta. Kung ikukumpara doon sa plinansya ng isang araw. Pero doon sa mga normal na namamalansya, napakadami niyan. Ano ba naman kayo? Magpahinga naman kayo. Oo, kaya mo. Kaya pa naman yan eh. Susuot mo rin eh, di ba? Kailangan mo eh. Mami, ako kahit naman ano pwede ko isuot eh. Kahit hindi mo na plansyahin yung t-shirt ko, tagpupunta lang sa eskwela. Alangan naman, sabay-sabay ba susuotin ni Ate Marie Christian? Pambira naman, napapagod na kayo ng ginagawa niyo. Ay, nako, basta sa inyo hindi ako napapagod.
Mami? Oh. Tumaan ba kayo kay ate kanina? Ah, oo. Kumusta na siya? Naku. Meron nga pala siya mga drawing na pinadala niya ako pagkadae-dae. Pupusta ako. Sigurado, pinaglaban na, pinaglinis niyo pa. Eh, paano naman? Kawawa naman ang ate mo, no? Walang ginagawa, kundi nakaupo rin sa mesa. Hindi na nga makatiyo yun dahil sa dami ng trabaho. Eh, kasi naman kayo nagpapaspoil dyan, eh. Kayo inaasahan kasi lagi kayong nandyan. Kaya naman yung gawin yun. Alam mo, anak, talagang yan. Kinakailangan tayo lahat, eh, magtulong-tulungan, magdamayan. Eh, paano? Oh, eh, kung buhay na lamang ang daddy nyo, di hindi sana kayo dadanas ng ganyan kalaking hirap. Eh, wala, eh. Naman kasi inaalala ko eh. Oo, kung alalahay, alalahanin mo pag-aaral mo, ha? Kao sinasabi ko sa'yo. At sabi nga pala ng Ate Bina mo, eh, puntahan mo raw siya bukas. Nabanggit ko nga sa kanya na wala ka ng allowance. Sabi niya ngayon daw wala siyang pera, pero bukas daw siguradong mayroon. Emmy, meron pa nga pala akong isang problema. Ano yun? Kasi, meron akong kailangan sa eskwela. Kaya lang, alam ko na wala tayo, pero talagang kailangan na yun eh. Ano nga yun? Libro sa management. Binabi ka ng pag-uwi mo. Ang dami ko kasi akong pinuntahan eh. Alam mo ba, kanina pa kita yung internet. Maka talaga alalang-alala ako sa'yo. Sino naman ho kasi nagsabi sa inyo na intayin niyo ako? Eh, basta ako'y nagpapasalamat na walang nangyari sa'yo at narito ka na ngayon. Hindi na ho ako bata para mag-alala pa kayo pag lalabas ako. Wala nang masamang mangyayari sa akin. Bukas nga pala. Dadating si Ray dito. Kaya gusto ko, nasa loob lang kayo ng kwarto. Ayoko kayo nakikita dahil hindi ako makakilos pag nandiyan kayo eh. Oh, sige, kumain ka na. Oh nga pala, si Angie eh, merong kailangan ng libro sa eskwelahan. Eh, kailangan daw niya yun eh. Pinatandaan niyo pa ako. Eh, ayaw niyo rin lang naman pala akong pakainin. Kunya-kunyari pa kayo na iniintay niyo ako. Nag-aalala kayo, yung pala may sasabihin lang kayo sa akin. May hihilingin lang kayo. Hayaan niyo. Subukan kong humingi ng pera bukas para sa bunso ng anak. Hayaan mo siya. Sanay na ako dyan. Wala ka na naman daw baon. Angie, pwede ba? Tipirin mo naman sana yung perang binibigay ko sa'yo. Hindi na nga ako halos makatayo dito sa pagtatrabaho ko. Kita mo nga, ikaw na nagsabi, magulo tong kwarto ko dahil hindi ko na nga malinis. Ni Maligo, nakakalimutan ko na eh. Kaya sana naman yung perang binibigay ko sa'yo, mahalin mo. Matuto ka naman magtipid ba? Mamaya ka na nga pala umalis, ha? Total, wala ka naman pasok, eh. Tsaka, pakilinis mo na yung kwarto ko, ha?
saka yung mga damit ko, pakiligpit mo na rin. Nga pala, dadating si Ray dito. Kaya gusto ko, nasa loob lang kayo ng kwarto. Ayoko kayong nakikita dahil hindi ako makakilos pag nandiyan kayo eh. Susubukan kong humingi ng pera bukas para sa bunso ng anak. Pinaghirapan ko para sa bunso ninyong anak. Piso. Malaking pinuhunan ng ate mo para maibigay yan sa'yo. Ano to? Ano? Eh, tinan mo, ba't may mansya tong damit ko?
babae mo, ha? Hindi porkit hindi ikaw nagbabayad niyan at hindi ikaw ang bumibili niyan, aksayahin mo na lang. Busin mo yan. Alam mo, total, Angie, alam mo, hindi pa ako nag-aalmusal eh. Siguro busog ka na. Ako na lang uubos yung pagkain mo. Eh bakit naman ikaw pa kakain niya? Eh, dami pagkain eh. Bakit yung tira pa ng anak niyo kakainin niyo? Ito na lang asikasuhin niyo dahil susuotin ko tumama yung gabi eh. Sige na ho, iwan niyo na yan. Dahil wala na yung kakampi mo, ha? Pare-pareho lang tayo dito, ha? Kaya magsikap ka. Magtrabaho ka, kaya kumilos ka na, no? Tagal na kitang hinahanap. Oh, bakit? Ano? Nagtanong na nga ako sa mga kamag-anak natin. Ayaw naman ibigay ang address mo. Oh. Eh, sinabi ko talaga, napaka-importante ng sadya ko. Kaya napilitan sila. Anak ko, ang ibig mo sabihin, narito na rin kayo sa Manila. Alika. Oo. Oh, oh. Nakipagsapa na lang kami ng aking asawa. Oh. Kasama namin yung dalawang anak namin, wala pang asawa. Oh, eh, kumusta naman? Eto. Oh, ano iyan? Bakit? Ano? Alam mo, wala kaming matirhan dito. Squatter na lang kami. Hindi naman kami lumapit sa iyo dahil nakakahiya. Pero talaga hindi ko akalaan magkaganito ang buhay namin. Alam mo naman yung mister ko, namamahala siya ng mga tauhan sa construction sa probinsya natin, di ba? Mm-hmm. Eh dito na po. Pahirapan makakita ng trabaho. Ang baba-baba pa ng sweldo. Pati pwesto ang baba, tigahalo lang siya ng simento. Oh, edi ang gawin na lamang niya, umuwi na lang kayo ulit sa atin. Ayaw naman niya, kakahiya raw. Gusto niya, may narating muna siya dito. Eh, kung sa akin naman, ayoko na. Kung nakawawa mga bata, hindi ko naman masakripisyo yung mga bata dahil sa kahihiya niya. Punta niya nga ako lumapit sa iyo, pinsan. Ano yun? Eh, mangungutang sana ako pang bili ng tiket sa barko para maiuwi ko yung mga bata. Sige na, pinsan. Alang-alang sa mga bata. Sige na naman, pinsan, pati bigas. Eh, alam mo, Ibang, talaga... Sige na naman. Walang-wala lang kami talaga. Tatahiya na itong ginagawa ko, maski bigas, maski na pagkain. Sige na, pinsan. Huwag tatundaan niyo. Pinaghirapan ko para sa bunso ninyong anak. Pinsan alang-alang sa mga bata, parang mo nang awa. Hindi porkit hindi ikaw ang nagbabayad niyan at hindi ikaw ang bumibili niyan, aksayahin mo na lang. Ano? Tayong bigas na isasain eh. Eh di ba ako kabibili ko lang ng bigas? Huwag niyo naman nung sabihin na naubos na agad yun. Pinadala niyo na naman kay Ate Vina. Ay, hindi ko binibigay sa Ate Vina mo. O baka naman nakain niyo ng lahat ni Angie yung bigas na binili ko. Eh hindi. Kasi alam mo, yung Auntie Ebang na parito at humihingi ng tulong. Ah, kaya bigas ko ang binigay niyo. Ganun ba? O eh paano? Eh ang katotohanan nga niyan, ang gusto nga niya, ibili ko siya ng ticket para sa barko. Eh, wala naman akong pera eh. Mami, pero kaya nga bigas ko pa rin ang binigay niyo eh. Eh, kung kami nga mga anak niyo, hindi niyo matulungan, bakit yung ibang tao pa? Eh, hindi naman ibang tao si Auntie Ebang mo eh. Pero mali eh. Kailan pa naging mali ang tumulong? Mali, dahil akin yung bigas na yon. Pinagpagurang ko yun eh. Kung gusto niyo tumulong, yung galing sa inyo. Huwag yung galing sa akin. Alam mo, Mami, hindi ka naman kailangan tumulong. Kailangan pa nga ikaw ang tulungan eh.
dito sa trabaho ko. Hirap na hirap na nga ako. Hindi makapaligo, hindi na ako makapaligo. Eh, pati pagpapalit ko ng damit, bagal-bagal na rin. Dati, magbalit ako ng damit eh, tatlong beses ang araw. Nahihirapan nga ako ako eh. Mami, bakit? May problema ka, Mami? Si Marie Chris na naman ano? Ano bang pakialam mo? May pakialam ako dahil ina ko ang binabastos mo! Bakit? Ina ko rin naman ang gumago sa akin ah! Eh kaso nga, para bigas lang, nilapastangan mo na si Mami? Ah, yun. Para bigas lang pala eh. Bakit kaya hindi mo subukan bumili ng bigas at bigay kay Cha Eva? Ano ba yung pinagkakaganyan mo, ha? Bakit ba? Ayoko lang. Pinakekelaman ako dito sa pamamahay ko. At labas ka na doon. Uy, Marie Chris. Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo. Huwag mo ako sinasagot-sagot ang ganyan, ha? Ah, ganun ba? Eh bakit hindi ka kumukub sa kanilang dalawa, ha? Tutay, pangalay ka naman eh! Alam ko naman kung bakit ka nagkakaganyan eh. Nagre-reklamo ka. Kung bakit nasa poder mo sina Mami, di ba? Kayo ang nagre-reklamo, hindi ako. Kung hindi nyo kaya, magsama-sama kayong tatlo. At kung hindi mo rin kaya silang bigyan ng bubong na masisilungan, pwede ba, lumabas ka na? Dahil hindi ka nakakatulong eh. Umuwi ka na at isuntok mo na lang sa pader yung galit mo. Huwag may pagigiitan sa akin na mas matanda ka. Dahil hindi yun ang importante. Ang importante kung sinong nakakatulong. Magkamukha kayo. Pare-pare kayo ng gupit. Pare-pare kayo ng damit. At nung maliliit kayo, naku, talagang pagka nakikita kayong ganun ang dali mo, tuwan-tuwa siya. Madalas pa nga niya sabihin sa akin, yan ang aking mga prinsesa, yan tatlong anak kong yan. At ikaw naman, ikaw ang reyna ko. Talagang naalala kong palagi niya. Kayong prinsesa, akong reyna. Alam mo, napakataas ng pangarap ng daddy niyo para sa inyong tatlo. Kaya nga lang, sayang. Sayang hindi natuloy lahat ng yun. Dahil kinuha na siya ng Diyos sa atin. Kaya na wala. Sayang. Ituhin ako sa papaanan. Ano? Ito na lang ako para matulong ko kayo. Ng ating pagsasama bilang mag-asawa.
Inangatang ko ito, katulad ng bilin mo. Pero kailangan na ng mga anak mo eh. Sana maintindihan mo ko. Dahil wala na rin ang iba nito eh. Nagamit ko na rin para sa mga anak mo. Sana maintindihan mo ko. Doorbell ng doorbell. Walang sumasagot. Eh, pumasok na ako. Ah, kasi meron akong nilakad eh. At ang mga anak ko naman nasa trabaho. Trabaho? Oo. Ano ba? Masok ka na. Ano? Baka ka kung may pera ka ulit na may bibigay sa akin ngayon. Naku eh. Alam mo, talagang wala akong pera ngayon eh. O kahit nabigas mo lamang, pwede na rin yun. Eh, hindi pa ako nabibigyan ng pamalengke ng mga anak ko eh. Eh, paano yan? Wala nang kakainin ng mga anak ko. Naku, Ebang, pasensya na lamang muna. Talagang wala akong mabibigay sa'yo. Eh, baka naman pwede mo akong hingin ng tulong sa kinakasama ng anak mo. Ano? Pinsan naman, alam ko namang may kabit si Marie Chris mo eh. Walang kabit ang anak ko, Ebang. Intindihan ko naman yun eh. Magaganda ang mga anak mo. Tsaka sa kahirapan ngayon, alam kong kahit sa patalim, kakapit ang tao. Sinasabi ko sa'yo ha, ang anak ko hindi kabit ha? Pinsan naman eh. Wala kwento sa akin yun. Pwede ba lumabas ka na? Pinsan naman. Tumayo ka na eh, lumabas ka na sabi eh. Pinagdadamot mo ba ang mga pamangkin mo? Sinabi ko na sa'yo ha, Ebang. Ayoko na ganyang pananalita, ah. Pwede ba? Malis ka na, baka na ngayon, ano, ha? Ano ba naman yung bahagian mo kami, eh? Sama-sama rin naman ang gagaling yung kinikita ng anak mo, eh. Huwag ka na ganyan sa anak ko, ha? Huwag mo nga siya insultuhin, ha? Ano ba? Pinagmahal ka na! Talaga, ikaw! Sa aking galing yan, hindi sa mga kapatid mo. Basta. Ayokong tumigil ka ng pag-aaral mo at ayoko rin magtrabaho ka. Gusto ko matupad ang pangarap ng daddy mo. Maging isang titulado ka. Yan, Mami. Oras na makatapos ako. Alisin kita dito sa lugar na to. Tayong dalawa magsasama. Pangako ko sa'yo, hindi ka na mahihirapan. Din, walang kwento yan. Napagod lang ako. Ang asikasuhin mo, ang sarili mo. Pagbutihin mong pag-aaral mo. Para sa akin yan. Una ko.
gumamit eh. Eh so, hindi na ako kakain, ganun ba? Ha? Eh, may sakit nga eh. Eh, anong ginagawa mo dyan, ano? Tatanga-tanga ka pa dyan. Ba't di mo ako pagluto? Ako na lang. Ay, nako. Eh, magpapakamartir na naman kayo niyan eh. Gusto niya na naman ipagtanggol. Itong tamad na to, ipagtatanggol niyo na naman eh. Hindi, kaya ko naman eh. Sinat lang naman ang lab. Sige na, kaya na. Ako na lang. Eh, gagawin niyo na naman ako walang utang na loob niyan eh. Eh, itong babaeng to, anong ginagawa nito? Hindi ba nagbubuhay prinsesa lang yan? Ay, nako. Kung nahihirapan lang kayo sa trabaho, eh, mabuti pa, kukuha na lang kaya ako ng katulong. Para naman, hindi na nga kayo nahihirapan. Tsaka, sasabihin ko na lang na dagdagan na lang ang sustento sa akin, di ba? Para may pansweldo na lang ako sa katulong. Huwag na, anak. Ako na lang. Hindi nyo nga ako kaya eh. Ako na lang. Ako na lang ang swelduhan mo. Hindi ho yun. Si Marie Chris. Oh. Anong problema kay Marie Chris? Wala naman ah. Mami, nanggaling ho si Angie dito kanina at nagsumbong sa akin. Oh. Bakit po pumapayag kayo? Ina kayo ni Marie Chris. Bakit pumayag kayong sweldoan tapos ginagawa ninyong lahat ng trabaho dun sa bahay? Oh, eh, dati ko namang ginagawa yun, di ba? O, maski rito sa bahay mo, pagpunta mo, di ba ako nag-aayos, ako naglilinis. Alam mo, para sa akin, ang pagsilbihan ko kayo, kayong mga anak ko, ay masarap sa akin yun. Mami, hindi naman ho lahat ng trabaho dun gagawin ninyo. Grabe na ho yun. Wala namang problema eh. Oh. Ako, mami, ewan ko sa inyo. Bakit pumapayag kayong itrato eh, parang katulong? Mabuti na nga yun, maski pa paano, may sweldo. O, edi nakakatulong ako kay Angie sa kanyang mga pangangailangan. O, alika na. Kumain ka na, sabayan na tayo. Paghahanda na kita, ha? Alika. Hoy, babae, huwag mo akong pagmamalakihan, ha? Bakit? May reklamo ka na naman. Ha? Feeling mo, righteous daughter ka na naman. Mali na naman ako at tama ka na naman. Ganun ba? O ano? Eh bakit kasi sumusombra ka na? Ano? Hindi, ibig ko sabihin, bakit kailangan ginagano mo pa si Mami? Bakit? Ano bang ginagawa kay Mami? Bakit mo siya pinagtatrabaho? Eh, dapat lang dahil nanay natin siya, di ba? Eh, yun na nga, di ba? Nanay natin siya, dapat hindi mo siya ginagano. Bakit pa? Bakit ba ganun ka sa kanya? Hindi mo na ba mahal si Mami? Ayun! Nagsisentimiento ka, ganun. Akala mo, porkit yung mga ginagawa ng Mami sa atin, eh, mahal na niya tayo. O, mahal ka na niya, ganun ba? Napapakita niya na mahal ka niya. Ha? Oo.
O, ganun naman pala eh. Eh, bakit kaya hindi mo sabihin kay Mami na siya na lang ang magtrabaho at pasanin na lang niya yung pagpapaaral sa'yo? Patapusin na rin niya ako ng pag-aaral. Eh, total, tungkulin niya yun, di ba? Hindi, porket patay na si Daddy, eh, tatayo na lang tayo. Sasalo na lang tayo ng grasya. Hindi na tayo kikilos. Eh, naku, kung hindi pa tayo mga anak ang kikilos, eh, baka mamatay na tayo. Alam mo, hindi naman tayo dapat kumilos, eh. Siya ang dapat kumilos para sa atin. Mali yun, eh. Siya ang mali. Hindi ho. Dapat nang pangaralan yung babae niya dahil sumusobra na ho eh. Marie-Chris! Ano ba? Oh, ikaw ma. Ano na naman? Ikaw ba talaga, ha? Lahat na lang babastusin mo, ha? Hanggang ngayon pa ba naman yan? Oo! Hanggang hindi ka tumitino at bumabalik sa lupa, maldita ka! Alam mo naman ang pamamalakad ko, ha? Siyempre lang naman ang gagawin mo kung gusto makulin mo sila! Sa'yo siya! Responsibilidad mo! Nananadya ka ba? Ayun naman pala eh! Bakit pupunta-punta ka dito? Hindi mo naman pala kaya! Di wala ka na dapat sinasat-sat-sat dyan! Ano ba yung pinagmamalaki mo? Yung perang galing doon sa kalaguyo mo? Yung perang galing sa masama na nagpapasama din ang ugali mo? Hoy, Marie-Chris! Wala kang dapat na ipagmalaki! Ang dapat sa'yo, tumungo at mahiyak sa sarili mo dahil nakakahiya ka! Putang ano, o pwede ba huwag kayong... Mami, I'm sorry! Pero sumusobra rin itong babaeng to, eh marumi naman! Huwag pagsalitaan na ganyan, kapatid mo yan eh! Bakit ba kayo nagkakaganyan? Kausapin mo nga ako. Okay, marumi ako kung marumi. May nagagawa ako, eh ikaw! May nagawa ka ba para sa pamilyang to? Ano ba pinagmamalaki mo? Yung kinikita mong kakapiranggot? Eh, ni kulang pa nga yun para sa sarili mo? Magmamalaki ka dyan? Wala ka namang kwenta kahit panganay ka eh. Alam mo ba yon? Ha? Ano ba? Bakit ba kayo nagkakaganyan? Ano ba talaga? Sige, Mami. Sige. Gusto nyo, kampihan nyo pa yan. Dapat lang, no? Dahil wala ka namang ginawang tama! Teka muna. Alam mo ako, wala akong kinakampihan sa inyong tatlo eh. Magkakapatid kayo, mahal ko kayong pare-pareho. Wala, patay-patay kayo sa akin! Ganyan naman kayo eh. Sasabihin nyo, wala akong kinakampihan? Eh, si Angie, di ba kakampi mo yan? Di ba, mahal na mahal mo yung bunso mong anak? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit, Marie-Chris? Ano ba? Bakit ganyan? Tinatanong niyo ba ako kung bakit ako nagkakaganito? Hindi niyo ko ba narinig kung ano sinabi sa akin ni Ate Vina? Sinabi niya lang marumi ako. Okay, marumi ako. Kumikita naman ako ng pera. At saan ko naman dinadala yung pera na kinikita ko? Hindi ba sa inyo? Alam ko na nakakahiya yung ginagawa ko, pero kailangan kong gawin. Hoy! Alam mo ba na wala nang ibang gagawa no? Kundi kahit ba? Paano naman? Pinipilit kong kumilos ha! Nahihirapan na ako sa pagtatrabaho ko. Halos hindi na ako tumatayo. Kaso wala akong magawa dahil talaga maliit lang ang kinikita ko. Eh, yun na nga eh. Yun na nga. Tuwing nakikita ko si Mami, ano sinasabi niya sa akin? May pera ka ba? May pera ka ba? Eh ano? Saan ko ba dinadala yung pera ko? Ha? Di ba sa inyo? Kung keso kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ni Angie ng ganito. Mami, ano ba akala niyo sa akin, ha? Sumusuka ako ng pera? Ikaw lang ba? Nakita mo, ako na nga ang sumagot ang allowance ni Angie! Ayos, kung pwede na nga lang, sa akin na sila tumira eh! Kaso hindi nga pwede dahil kulang eh! Talagang kulang! Hindi ko pa kaya magpamilya. Eh ako, kaya ko bang magpamilya? Buti ka pa nga nakapag-aral ka eh. Eh ako, tinulungan niyo ba ako noon? Tinulungan niyo ba ako katulad ng ginagawa niyong pagtulong kay Angie? Tinulungan mo ba ako? Hindi niyo ako tinulungan at ikaw, Mami. Tinulungan mo ba ako nung kailangan ko? Wala ka namang tinulungan eh. Dapat mo pala tinulungan niyo na kami. Dapat pwede ba? Ano ba yan? Tama na! Ano ba? Kayong dalawa! Kayo! Ano kayo? Kayo? Ano? Bago niyo ako pagsabihan, tingnan niyo muna ang sarili niyo ah. Bago niyo punahin ang mali ko, tingnan niyo muna ang sarili niyo. Bago niyo ako pansinin. Ang alam ko, ginagawa ko lahat para sa inyong dalawa, para sa inyo! Thank you.
taon na lang magtitiis niyo mag-graduate na ako. Di ba, pinangako ko sa'yo, Mina, kahit saan ako pumunta, kasama kita, aalisin kita dito. Pangako ko, hindi ka na mahihirapan. Dalawang taon na lang. Ako mangangako sa'yo. Pinabag sa'yo mas kailang mangyari. Gagapon kita. Para ka lang makakatapos na yung pagkakaroon. Hindi ko alam kung paano. Pero ikakapag kita. Ano ko sa iyo? Kanina natutulog ako. Oh. Tapos nagising ako. Ano? Wala na si Mami. Ha? Oo. Saan nang punta? Hindi ko alam. Naghahanap po ako ng trabaho eh. Ano ang trabaho? Maski ho katulong. Eh dito ho, kailangan nga namin ng katulong. Pero matanda na ako, matanda pa kayo. Kailangan namin ng bata. Kasi maraming trabaho dito. Baka hindi makaya. Naku, makakaya ko. Malakas pa naman ho ako, maski matanda na ako eh. Yan dapat ho sa inyo, inaalagaan na lang at pinaglilingkuran. Bakit ho, wala ba kayong anak? O, sige ho. Salamat po. Kagabi pa nga ho eh. Oo. Oh, hindi pa nga ho namin siya nakikita eh. Baka nga ho nagpunta dyan. Hindi ba? Tumawag na ho ako doon, pero wala din doon si Mami eh. Eh, Tito, favor lang ho. Baka magpunta dyan si Mami.
baka pwede mo niyong paalisin. O at tawagan niyo kami dito. Oo, huwag niyo na lang sabihin sa kanya. Basta pupuntahan na lang namin siya. Oo. Ho? Hindi ho. Medyo nagkatampuhan lang ho kami mag-iina. Oo. Tampuhan nga lang ho. Sige ho, thank you. Wala din ho si Mami. Nasa kaya si Mami? Ba? Tumawag na ako dun sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, pero wala dun si Mami. O ano? Ano nangyari? Ha? Wala. Pero nakita. Ay, hindi ka ba napunta dun sa mga lugar? Hindi mo siya hinanap dun? Lahat na ng lugar, te, pinitahan ko naman eh. Wala nga dun si Mami eh. Ikaw naman kasi! Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang dahilan kaya lumaya si Mami! Eh, alam mo naman si Mami, tumatakas lang naman yun eh! Pwede ba tumahimik ka na sasampalin kita, ha? Ikaw sumusobra ka na, ano bang palagay mo kay Mami? Katulong! Bakit ikaw hindi rin ba ganun? Eh, di ba pinaglilinis mo rin siya ng kwarto mo? Ang bala na ba? Sumusobra na ka! Nakakaluho! Nagmamalinis ba itong babaeng to, ha? Bakit tinutulungan mo ba si Mami? Di ba hindi rin? Nanonood ka na naman, tsaka gustong-gusto mo sinisilbihan kanya! At is hindi naman ako katulad ninyo, na lahat na lang ng bagay sinisin nyo kay Mami. Ikaw, hindi ba mahal mo naman talaga yung lalaki mo? Tapos pakukonsensyahin mo pa kami ni Mami. Kunyari, hirap na hirap ka, na pinagtitiisan mo maging isang kabit. Dahil binibigay mo sa amin ang perang kinukuha mo doon sa kabit mo. Kukonsensyahin mo pa kami, eh talaga namang mahal mo yung lalaki mo yun, di ba? Sarili mo. Talaga namang bura na ka, di ba? Tapos si Mami sisili mo. Si Mami pa rin ang guilty. Ano ba namang kayo? Ano ba ba gusto niyong gawin ni Mami? Lahat na ginawa ng tao, di ba? Lahat na ginawa niya para sa atin. Lahat ng obligasyon at responsibilidad na iniwanan ng daddy. Tinayuan naman lahat ni Mami, di ba? Anong gusto niyo kay Mami? Magtrabaho? Eh, nagpapaanila na nga siya sa akin tatlo. Ano pa ba gusto niyo? Eh, kung yung mga graduate nga dyan, hirap na hirap umanap ng trabaho si Mami pa na matanda na. Kung meron kayong dapat sisihin, dapat si Daddy. Dahil si Daddy, in-spoil niya tayong lahat, pati si Mami. Nung namatay siya, hindi alam ni Mami kung paano siya tatayo sa sarili niya mga pa. Pati tayo, hirap na hirap tayo dahil hindi naman talaga tayo sanay eh. Hindi tayo sanay sa hirap. Pero anong gusto niyo kawin kay Mami? Bakit si Mami lagi? Bakit siya lagi may kasalanan? Hindi ba tayo pwedeng magtulungan? Hindi ba tayo... Baka hindi kailangan ni Mami eh. Pag lahat na lang kay Mami niyo inasa. Kung nasaktan kayo na nawala si Daddy, hindi niyo ba inisip na mas masakit kay Mami dahil asawa niya yung nawala. Asawa niya yung kadamay niya sa hirap at yung awa. Di ba mas masakit para kay Mami yun? Ate, ayaw ko pong wala ng Mami. Ewan ko sa inyo.
Nanay ho namin yan. Oo. Saan hospital? Isa, isa ko.